Sumaya rin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pagiging mula kay Abay Hawa. Sa magandang araw po sa mga isa. EPWC o Exposed Gospel Quadrant. Ang ating pong pack sa ngayon at pagkatalakayan ay yung ano raw ba ang pagkakaiba ng Diyos at kay Kristo? Ito ay Iglesia ni Kristo po ito, INC. Pakinggan po natin yung paliwanag nila, no? Paliwanag hinggil po doon sa doktrina ng Iglesia ni Kristo. At siyempre, babasa yan sa banal na kasulatan. Kaya lamang, yung kanilang mga babasahin, piling-pili. Piling-pili po yun. Katulad ng halimbawa, doon sa pakikitulad niya sa tao, lahat yun, babasahin yun. Pinagpapauna ko na po sa inyo na sabihin. Pero yung mga bagay na nakasulat tungkol doon sa pagka-Diyos, medyo andap po sila ron. No? Basahin man, may pagkabaloktot na. Kaya yung pakinggan natin, ang paksaho natin ay ang pagkakaiba ng Diyos at kay Kristo ayon sa Iglesia ni Kristo. Ayan. Diba, ang pagkakaiba ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Panginoong Diyos at Panginoong Jesucristo. Ilang ngayon ho yung Panginoon? Panginoong Diyos at Panginoong Jesucristo. So, lumalabas dalawa yung Panginoon. Ano? Dalawa ang Panginoon. Ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, pakinggan po natin mga kaibigan. Ipapansin po natin sa inyo ang pagkakaiba po ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Panginoong Diyos. Unahin po natin basahin ito. So, Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. Kaya po dinidiin yun ay sa kasulatan po kasi sabi doon sa Deuteronomy 6:4, dinggin mo Israel ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Isang Panginoon. So, nagsalita ho yung ministro na Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. Diyo ba? At maging itong nagtanong, Panginoong Diyos at Panginoong Jesucristo. So, dalawa lang ho, dalawa na. Sa kasulatan, isang Panginoon. Ano, isa lang yung Panginoon. Yan, o, maliwanag na ho. O, tuloy ho natin. Nakasulat sa unang Timoteo, pakinggan po natin dito po sa 2:5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Nakita niyo ho ba kung paano nila dinidiin yung taong Kristo Jesus? Taong, ganun kasi yung doktrina nila eh, tao. Tao yung Kristo. Sige po. Mga kaibigan, napakaliwanag po ng pahayag ni Apostol Pablo. Iba po ang ating Panginoong Jesucristo na tagapamagitan sa Ama kaysa sa Ama na pamamagitanan po ng ating Panginoong Jesucristo. So sila yung may sabi noon, iba. Iba daw yung pamamagitanan. Oo. Magkaiba sila para sa kanila. Pero titingnan natin yung sasabihin naman ng Kristo tungkol sa kanyang sarili. Ano? Mamaya, ituloy lang na muna natin. Bukod dyan, mga kaibigan, ano pa po ang patutuunan Biblia tungkol sa Panginoong Jesucristo? Ganito pa na natin mapapasa ang nakalala. Sa atlat naman po ng mga gawa, sa 2:31, ganito ang pahayag sa atin ng Biblia. Pakakalastasin nga ang buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos. So, ginawa ng Diyos na Panginoon. Medyo may katigasan ng ulo itong mga ministro ito. Kasi ginawa ng Diyos na Panginoon eh. Patandaan natin na isa lang ang Panginoon. Ngayon, yung sinabing ginawa ng Diyos na Panginoon, pag sinabi bang ginawa ng Diyos na Panginoon, ibig bang sabihin, dalawa na ang Panginoon? Di ba? Maliwanag ano? Yan, ipagdidiin na nila yan. Tuloy po. Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Napasin po ba ninyo mga giliw po nating mga taga-subaybay? Iba po ang pagkapanginoon.
iba raw ang pagkapanginoon ng sinasabi nilang Jesucristo at pagkapanginoon ng Diyos. Ano, sabi nila, pagkapanginoon ng ating Panginoon Jesucristo ay bigay o kaloob sa kanya ng ating Panginoon Diyos. Ano po? Yun na nga ho eh. Hindi lang talaga ho nila naiintindihan yung sinasabi ng palata. Kasi doon sa Lumang Tipan, may binabanggit doon, isang Panginoon lang. Ulitin ko. 6:4 ng Deuteronomy, dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Hindi ho dalawa. Ngayon, kung sinasabi nila na binasa yung Gawa 2:36, ginawang Panginoon, doon lang dapat maiisip nila kung ginawa siyang Panginoon, ilan ang ngayon ang Panginoon. Para sa kanila ho yun, kaya sinasabi nga ng ministro, iba yung pagkapanginoon ng Diyos at iba yung pagkapanginoon ng Kristo. Pero sinasabi ng kasulatan, isa lang yung Panginoon. Ano? Isa lang ha? Isa lang, sabi doon. Ngayon, doon sa 1 Corinto 8:6, ngunit sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama, nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo na sa Kanya at isa lamang Panginoon. O, si Yahawashay, nasa pumamagitan niya ang lahat ng bagay at tayo sa pumamagitan niya. So, isa lang. Ang binabanggit nito, isang Panginoon. O, bakit yung sinasabi nila na magkaiba yung Panginoon ng Diyos at Panginoon ng Kristo? Kasi para sa kanila, yung aral nila, yung doktrina nila, talagang iba yung Ama, iba yung Anak. Pero ano yung patotoo ng Kristo? Ang patotoo ng Kristo doon sa 10:30 ng Juan, ako at ang Ama ay iisa. Ayan. Ito, siyempre, tututulan nila ito. Ang dami yun nilang ibinabato rito na paliwanag, ako at ang Ama ay iisa sa pag-aalaga ng tupa. O, hindi sila, sabi nga niya, aagawin ng sino man sa aking kamay at ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, lalong dakila kaysa lahat, hindi sila maagaw ni naman sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay isa. Ang dami yun nilang palusot dito sa ako at ang Ama ay isa. Sino ba ang pwede nating paniwalaan? Itong mga ministro ng Iglesia ni Cristo na nagpapaliwanag ng kanilang sariling paliwanag o yung Kristo na nagsasalita bilang isang katotohanan? Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Alisin mo yung Kristo, hindi ka makakarating doon sa Ama. Oh, kaya nga, tayo nagtataka din, sino ba yung Ama na tinatawag nila? Ano ba ang pangalan ng Ama nilang tinatawag? Yung bang Ama na yan ay yung Diyos? At yung bang Diyos na sinasabi nila? Yun ba yung nagturo sa kanila na yung kanilang founder na si Felix Manalo, huling sugo? Yung Diyos na tinatawagan nila? O, marami pa akong question dyan, marami pa akong tanong. Pero dito lang mo sa atin, ang pagkakaiba ng Diyos at kay Kristo. Naturalmente, kung ang babasahin mo lamang ay yung pakikitulad niya sa tao, eh, lahat ng binasa nila, siyempre, paniniwalaan natin, nakasulat sa kasulatan eh. Pero bakit yung mga bagay na nakasulat, hindi nila kayang tanggapin? Babaloktotin nila. Katulad niyan, ako at ang Ama ay isa. Paano nila binabaloktot yan? Ha? Diba? Ang dami nilang katuwiran. Pero yung nagsasalita, ako at ang Ama ay isa. Siya yung katotohanan. Yung nagsasalita na ako at ang Ama ay isa, katotohanan. Okay na po ang humusga, mga makakapanood doon itong ating ginawang pangangaral. Ano ho? Para maintindihan natin. So maliwanag ano ho? Ako at ang Ama ay isa. Sabi ni Pablo, ngunit sa ganang atin may isang Diyos lamang ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng bagay at tayo sa Kanya. Isa lamang Panginoon. Oh. Si Yahawashay. Ayan. Nasa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamagitan niya. Meron pa ho doon sinasabi doon sa Juan 17:3. Ang nagsasalita dito yung Kristo. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay
Tapos, medyo dadahan-dahan na nila, at siyang iyong sinugo sa makatibagay, si Yahweh siya. Sino ngayon yung tunay at nag-iisang Diyos? Diba? E ang kasunod doon eh, at siyang iyong sinugo sa makatibagay si Yahweh siya. Ano ang palusot nila dyan? Iba yung nagsugo, iba yung sinugo. Wala ka namang mababasa. So yun po, lawin po ni Bayahawa na magbukas po siya ng pangunawa. At alam na, naman natin na kung hindi magbubukas ng pangunawa si Bayahawa, ay hindi natin maunawaan yung pong sinasabi ng banal na kasulatan. Kung doon lamang sa pagkatao ng Kristo na nakitulad sa tao, tanggap po natin yan. Lato yung sinasabi nila. Ang problema, bakit hindi nila matanggap yung mga bagay na tungkol doon sa kanyang pagka-Diyos. Diba? Hindi na po tayo nagtataka. Kasi yan po ay gawain ng laman. Laban sa Espiritu. Muli po, maraming salamat. Isang magandang araw po sa bawat isa.